Says at least 2 billion pesos is needed for the proposed constitutional convention. And Vladimir Putin and Joe Biden trade blame for the escalation of the war in Ukraine. Good afternoon, I'm Ron Cruz. And I'm Denise Insai. You're watching Top Story. European Union lawmakers backing the International Criminal Court's investigation into the Duterte administration's bloody drug war. They made that clear during a meeting with Philippine senators Wednesday as the two sides discussed the human rights situation in the country. Well, I think the position, especially of the European Parliament, has been quite clear that we were deeply concerned about the extrajudicial killings happening on the war on drugs. We see right now prosecution starting, but being rather slow, with at least 6,000 people killed in the war on drugs, only 20 cases filed and 3 people convicted. We, as the European Union, are a member of the Rome Statute. We support the ICC, and we see this as a potential to support the investigations into the killings. Senator Francis Tolentino, meanwhile, says they had a constructive discussion with EU lawmakers. Maganda yung dialogue. Nailabas natin yung tungkol sa EJK. Pinaunawa natin na walang karapatan yung ICC. It was a wide exchange of views, broad enough to cover the entire spectrum of what is the purpose of their mission here. So, fruitful exchange. Both the House and the Senate have filed separate resolutions supporting former President Rodrigo Duterte as the ICC probe looms. The lawmakers from the EU also held a separate meeting with opposition Senator Risa Ontiveros. Top of their agenda was discussing ways to uphold human rights in the country. Pinahayag ko yung aking appreciation sa kanila, hindi sa anumang pakikialam, pero sa kanilang pakikiisa sa ating mga marami-raming laban tungkol sa karapatang pantao. Sa aking personal, mas inaasahan ko talaga na mahinog yung proseso ng ICC hanggang umabot sa investigasyon. Dahil ito ay makakatulong lang at hinding-hindi makasasama sa ating mga domestic na proseso for redress of grievances. For LBI Representative Edsa Lagman, the Philippine government's refusal to cooperate with the ICC probe could directly affect Manila's ties with other countries. He asserts the Philippine justice system is not working at all. We have no legal basis in defending President Duterte. President Duterte should defend himself in the proper forum. Now the proper forum is the ICC, because our courts, the judicial system, the prosecutorial system have defaulted. It is not functioning. It is defaulting in favor of President Duterte. In other news, the Philippines' economic managers and business groups lauded the ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership Deal, or RCEP. But some lawmakers express their concern over the trade agreement. We have this report. The National Economic Development Authority cheers the ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership. NEDA Secretary Arsenio Balisacan thanks the Senate for making what he calls a bold and game-changing move. Finance Secretary Benjamin Jokno also lauding the ratification, saying it will lead to a more open and transparent trade environment. The Senate ratified RCEP Tuesday evening, with 20 senators voting in favor of the deal. It is seen to help the Philippines gain improved market access for goods and services to other member countries and reduce trade barriers. It will also allow more agricultural imports to enter the Philippines with zero tariffs. But some lawmakers are opposed to the trade pact. Senator Risa Ontiveros, who voted no to the ratification, says it's not yet time to enter into the free trade deal. President Ferdinand Marcos Jr.'s sister, Senator Aimee Marcos, abstained as she raised concerns RCEP could negatively affect local farmers.
Business groups, however, are brushing off these concerns as they expect RCEP to usher in improved trade relations between the Philippines and other member countries. The Makati Business Club calls it a victory for the Philippines. This is the kind of agreement that if we do the right, if we do things right, it can help make us a manufacturing, even an agricultural economy, or strengthen those sectors at least. If we get access to those sectors and if we support industries here, especially manufacturing and services, we can make the economy stronger and of course create more jobs. For Calixto Chikiamco of the Foundation for Economic Freedom, the trade deal can bring tangible and immediate economic benefits. Makikita to sa konsiderasyon ng mga investors where to locate their factories, no? Kasi kung hindi tayo member RCEP, zero out na tayo. We will not even be considered. I think several manufacturing lines nga na that can make use of our labor here. And in fact, this will help siguro in terms of sa inflation. Saka yung mga sinasabi actually sa mga farmers sa agrikultura, mapasok daw. Hindi naman nagalaw yung mga sensitive products like rice, corn. Ang problema ng agriculture sa Philippines has nothing to do with imports. The Employers Confederation of the Philippines now urges the government to ensure safeguards will be in place to reap the benefits from the world's largest trade pact. What we should really address now are the safeguards that we promised the farmers again. Because in the past, there were a lot of promises that even funding disappeared after agreements have been entered into. More than that, I think our support in terms of the farmers, in terms of supply of better seeds and ECA and fertilizers, and of course, nobody's mentioning it, but water all around the year is very much needed by the farmers, and nobody's talking about it. I think we should address that issue, that especially on dry season, so that our farmers can be really competitive. Let's now bring in Fernando Hicap, National Chairperson of Fishers Group Pamalakaya. Kapando, thanks for joining us. Tayo, magandang hapon, Denise, sa lahat ng mga taga-subaybay. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Now, we're seeing a kind of mixed reviews with the ratification of RCEP. What are Pamalakaya's views on this? Yes, maraming na kami, no? Medyo nabigla at babahala, no? Dito sa muli natin pagpasok sa RCEP, no? Kasi malino naman, ito ay pagbubukas ng ating bansa para sa mga foreign investor, no? Para magkaroon daw ng malayang kalakalan sa ating bansa. Itong ganitong mga ano yan, pangako, no, ng mga kasunduan ay hindi na ito bago sa atin. Mula pa noong 1995, nung ratifika natin yung General Agreement on Tariff and Trade at formally, no, na mag-member ang Pilipinas sa World Trade Organization. At ang daming pangako noon, no, nasabi nila, mahuhuli tayo pag hindi tayo kasali dito sa World Trade Organization. May iwan tayo sa kalungkungan at hindi tayo makakapagkompetensya after halos mga kulang-kulang tatlong dekada, no? 28 years, no? Wala pong napala ng ating bansa. Kung dati-rati ay exporter tayo ng bigas at exporter tayo ng isda, ngayon ay net importer na tayo, no? At katunayan dyan sa ating pangisdaan ngayon ang nakakabahala kasi sa tatlong magkakasunod na taon, no? From 2021 and 2022 ay lumalaki yung kakulangan ng supply ng ating isda, no? Dati 1.7% at naging 1.9 at ngayon, no, 2022 ay naging 6.6% ng isda natin at lumaki yung ating imported na isda halos sa antala sa loob ng 2018-2020 ay umaabot sa 200,000 metric tonelada, no? Kaya malinaw na babaha ang imported na isda sa ating bayan dito sa pagbubukas sa ratification at formally na pag-member natin dito sa RCEP. Kasi wala pong pagkakaiba yung mga policy at patakaran sa loob ng RCEP katulad din ng WTO, no? Ang mga pangako, ang nalang dito ay pinaliit na grupo kasi regionalization, no?
Eh, ang dami na natin pinasukan ng mga pre-trade agreement, ano? Mga economic partnership agreement, nandiyan yung ASEAN, WTO, ngayon yung RCEP na naman. Ito ay malinaw na magkikinabang lamang dito sa patakaran na ito ay yung China. Kasi malinaw, no? Na sino ang nagtutulak nitong RCEP ay yung pangunguna ng China, na kung saan ay mayroon silang mga surplus na produkto at surplus na kapital. Kailangan nila ng malawak na market at mercado, no? Ng pagbibinta ng kanilang surplus na produkto. Ganun din yung pagkukunan ng mga raw materials at saka yung mga manggagawa, no? At yung Pilipinas ay isa sa ang export natin ay ngayon, no? Tao, pero yung ating produkto, no? Ay talagang bumagsak dahil sa WTO. Ganun ang mangyari. Hindi lang dito sa pagbaha ng imported na isda na papatay sa ating local na industriya, maging doon sa pagpasok ng mga foreign investor, no? Maaaring dumika ito ng malawakan, lalo ng mga reklamasyon ng ating mga karagatan tulad ng nagaganap ngayon sa Manila Bay at sa buong bansa na mayroong 187 reclamation project. At malinaw naman, no, na ang mga layuhang mga nangangapital ay isa sa kanilang pinagalawa dyan, yung mga magandang coastal area natin. Kaya magresulta ito ng malawakang pagkasira ng ating pangisdaan, dislokasyon, nakabuhay at paninirahan ng mga mangisda at naninirahan sa mga baybayang dagat. Ganun din, no? Kahit yung aquaculture, actually, aquaculture dapat mga Pilipino on. Pero pag binukas natin ito, ay maaaring pasukin, pati yung industry, yung aquaculture sa ating bansa, pasukin ang mga foreign investor. E ngayon nga, nagaganap na, no, dito sa bahagi ng Laguna at saka dito sa Taal Lake, no? Maraming mga Piscine at Piscidges dyan ay pangalan, Pilipino, pero ang kapital ay dayuhan, mga dami nila ng Pilipino. Kaya ganito yung mangyayari sa atin, magtambakan tayo ng surplus sa produkto nila at malawakan kawalan ng pagkain, ano, yung sigurado sa pagkain sa ating bansa at dudulo ito doon sa malawakang conversion and privatization ng ating pangasahan. Kapando, maibalik ko lang ho yung naging reaction niyo ho kanina na sabi niyo ho, nagulat kayo. Hindi ho ba kayo naisama sa mga konsultasyon bago na-implement ho itong ratification? Actually, meron kaming mga anyan, no? Mga inilunsad ng mga forum ng mga lahat ng mga stakeholder, mga magsasaka, mga livestock, mga mangisda. At merong position paper kami na ipinail, no? Ipinasasasinsado. At naniniwala sana kami na ito ay ikukonsidera, no? At ganoon din nung Lunes na ito, no, itong Lunes ay nagkaroon tayo ng picket doon sa Senate, no, para ipaabot natin formally sa mga senador yung ating agam-agam, ano, ng pagtutol dito sa pagpasok natin sa RCEP. Pero hindi po pinakinggan, no, ng mga senador, bagkus ay pinakinggan yung tinutulak ng administration mga post. Malinaw, ano, na itong RCEP ang pinaka-board nito. Conclusion, no, na itong pulisiyang ito, itong pakasunduan na pinasok natin ay higit na pagbibigay ng pakinabang at monopoly control sa mga foreign investor at kawalan at kagutuman, no, kawalan ng government at malawakang conversion, no, ng ating mga lupa at pangisdaan sa ating bayan. Yung mga ibang senador ho, katulad ni Senator Mig Subiri, sinabi niya rin ho na isa itong oportunidad para maging mas competitive yung mga local industries dito sa Pilipinas. Sa tingin niyo ho, makakatulong ito? Hindi po, tingin ko eh. Baka yung mga dating mga malalaking mga business sector sa ating bayan, tulad ng San Miguel Corporation, no, na mayroong reclamation sa Manila Bay, natutangkat tayo, na sumisira sa Manila Bay ngayon, baka yung mga katulad nila. Pero yung mga small and medium enterprise, hindi po mangyayari yun. Napatunayan sa karanasan natin, ano, sa WTO, sa halos 3 dekada na pag-iral niya. Yung mga small, maliliit nating mga negosyante, lalong-lalo na yung mga dating mga talipapa, no? Na mga negosyo ng mga mahihirap o maliliit negosyante sa mga barangay, mga munisipyo, ay nawala na, no, dahil dito pagtayo ng mga malalaking malls, mga convenience store, no, na malalaki, halos wala na yung ating mga maliliit na mga talipapa. Kaya ganito rin, no, ang mangyayari dito, sasagasaan dito yung mga maliliit at magkikinabang lamang dito yung dati ng mga mayayaman dahil sa kanilang mga joint venture or agreement sa mga dayuhang kapital. Kasi di ba sa constitution natin, kaya isa pa rin to, no, sa
kung bakit merong ongoing na itinutulak sa mababang kapulungan ng pagbabago ng Constitution para tanggalin, no? Yung iba pang mga protectionist policies sa 1987 Constitution, lalong-lalo na, no? Yung 100% foreign ownership of land at yung 100% foreign capital of business sa ating bayan. Kaya pag nangyari yon, eh, ay yung Pilipinas ay mag-aari na yan ng mga dayuhan, no? Kunya yun nga, yung mayorya, no? Karamihan ng mga mamayong Pilipino, yung mga magsasaka, mga mangisda, mga maralitang lungsod, mga manggagawa, no? Walang sariling mapagtitirikan ng kanilang bahay. Pero pag inupin pa natin to, nabigyan ng 100% na pag-aari ng dayo ng lupa, ay talaga totally. Baka namatay tayo, sinilang tayo sa Pilipinas, at baka pag namatay tayo, pag nagtuloy-tuloy ito, ay hindi na pag-aari natin yung lupa ng Pilipinas. Sa kabilang banda naman ho, may mga ibang senador na nagsasabi na baka hindi ho ngayon yung tamang oras para i-implement ho ito. Yes. Sa tingin niyo ho, makikita na mas mabuti na, you know, sa susunod na lang na mga taon na hindi ngayon dapat ang priority ng gobyerno? Yes, tama yun, Denise. Ano? Hindi naman masama. Hindi naman kami tayo tutol doon sa pagkasundo, no? Sa iba't ibang bansa. Pero dapat equal, dapat patas. Tapos patas yung pakinabang, patas yung benepisyo, dapat pareho yung nag-uunlad. Pero sa atin ngayon, ano, ay hindi. Kasi yun nga, no? Yung ating mga industriya, halos wala na rin, no? Namatay na rin. At yung ating agrikultura, talagang napabayaan, ano, patunay dyan, yung palaki ng volume ng ating imported na agricultural product. Ano? Pinakasimple na nga lang, ano, itong sibulas, tapos bawang, asin. 93% ng asin natin, ano, ay imported na. Napaka na yun. Ironic talaga. Archipelagic tayo tapos asin lang ay hindi natin maproduce. At ang ano siguro, ang dapat, baka tayo pumasok dito, tiyakin natin, no? Na dapat maunlad at merong ano yan, significant yung pag-unlad na noong ekonomiya natin. Siyempre, mas ang basic naman ng ekonomiya sa buong bansa, no? Ng iba't ibang bansa, ay yung economic, yung agriculture. Yung agriculture natin, triplo yung conversion ng mga ating mga kalupaan at yung pangasdaan natin, ganun din. Ano yung malawakang mga reklamasyon, sinisira at napapag-aari na ng mga pribadong sektor. Kaya, hindi walang panahon. Ano? Wala naman tayong pang-export na produkto maliban sa tao. Kasi tao na lang yung ating in-export na yun. No? At sila yung nagsasalba ng ekonomiya natin dahil sa kanilang mga remittances. Kaya walang hindi panahon para makipagkasundo o pumasok sa mga kasunduan tulad ng ARCEP, ng WTO. Kailangan patatagin natin yung lokal na ekonomiya natin at patatagin natin yung ating industriya para maging maunlad at magkaroon ng kompetensya, pagkipagkompetensya yung ating ekonomiya sa iba't ibang bansa. Pero yun nga ho, Kapando, na ratified na ho ang RCEP. So ano ho ang pwedeng maitayo ng ating gobyerno, administrasyon para ma-safeguard yung mga ating local farmers and fisher folk? Wala talaga eh. Kasi banding tayo doon sa talagang free trade agreement to, ibubukas mo yung ekonomiya mo. At hindi mo pwedeng inibigyan ng mga economic ano yan, protectionist, no? Na mapatakar na polisiya dahil ito nagbabawal to, no? Ang pinakaano lang talaga dyan, paula rin natin, no? Pinakaano talaga, paula rin natin yung ating agrikultura, no? Huwag nang i-convert ng ating mga agrikultura, dapat ipaula rin natin yan. At ganoon din yung ating mga pangasdaan, dapat ay i-rehabilitate natin yan at kailangan natin napunduhan, no? Para sa rehabilitation, para may panbalik natin yung pangasdaan natin na mayaman at itigil yung lahat ng mga panirang mga proyekto tulad ng reclamation, land use conversion at iba't iba pang mga proyekto, no? Ng privado at ng gobyerno na nagre-resulta doon sa conversion ng ating mga lupain at mga pangasdaan natin. Fernando Hicap, National Chairperson of Fishers Group Pamalakaya, Kapando. Thank you for joining us. Maraming salamat, Denise. Ano, mabuhay po kayo. Over now to the push for charter change. A House lawmaker believes President Ferdinand Marcos Jr. himself is secretly behind the latest effort to amend the Constitution.
Albay Representative Ed Salagman says Marcos could be distancing himself from the issue since past charter change attempts did not gain strong public support. Lagman insists a push to amend the Constitution won't gain steam without the president's backing. It is surprising that despite the president's pronouncement that charter change is not in his priority agenda, the Chacha Caravan is fast rolling in the House of Representatives. When the House would approve measures, like for example, the calling for a constitutional convention, it has the blessings, not only of the Speaker, but of Malacañang. Okay. So, there has been no instance where such a movement would prosper without any go signal from the president. So I think that is a compared concern of the president to go ahead with the constitutional initiative. However, Malacañang can dispute this and tell us the real score. Lagman says, though, he's not against amending the Constitution, but it's not the time to do it. I think there might be some provisions which will have to be updated, but the enterprise should not be conducted now. The good time is when we are able to successfully address economic problems, which should be in the priority agenda of the government. As the push for charter change gains ground in the lower chamber, the Philippine poll body now says it will need an additional 2 billion pesos to conduct the election of participants to a constitutional convention. A House panel on Monday approved a resolution calling for a constitutional convention later this year. The reason why it is not that high is because we will not be needing additional teachers anymore or electoral board members, but we'll be needing additional poll workers simply because mm-hmm. there will be a third ballot of which the names of the candidates will be read. And so, and then likewise, we'll be printing additional ballots, additional election paraphernalia such as election returns and statement of votes. And perhaps we'll also be needing additional operational costs in order to finance or in order to for the COMELEC to be able to hold this kind of election. Washington renews its support for Manila following China's laser use in the West Philippine Sea. U.S. Defense Chief Lloyd Austin spoke with his Philippine counterpart, Carlito Galvez Jr., to discuss ways to enhance Manila's defense capabilities. The Philippines and the U.S. had agreed to designate four new enhanced defense cooperation agreement sites during Austin's visit to Manila earlier this month. The Philippines and Australia reaffirming their strong defense alliance in the face of China's aggression. Defense Secretary Carlito Galvez Jr. met with his Australian counterpart Richard Marles Wednesday morning. Galvez thanked Australia for always supporting Manila's arbitral victory against Beijing. We also agreed to explore other possible areas of cooperation while reaffirming that counterterrorism and maritime security remain as the core pillars of our nation's bilateral defense relation. We reaffirm the need to continue working together towards a common goal of maintaining a free, open, and secure Indo-Pacific region. Marles, meanwhile, says the Philippines and Australia will continue to discuss ways to further boost their defense partnership. We're going to work together to look at ways in which we can deepen the opportunities where Filipino servicemen and women can work alongside Australian servicemen and women. And to that end, we're building upon the training which is occurring right now in Mindanao, but also looking at ways in which we can pursue joint patrols together in the South China Sea. And looking at ways in which we can do more exercises together. We are sending one of the largest contingents to exercise Balikatan in the coming months.
Seoul requests a deportation of three South Koreans who are detained in the Philippines. Manila's Justice Department says this was discussed during Wednesday's meeting between Secretary Jesus Crispin Rimulya and South Korean Ambassador Kim In-chul. Details on the detained Koreans were not disclosed. Seoul's request follows last month's deportation of four Japanese fugitives to Tokyo. Rimulya assured In-chul they will look into the request as soon as possible. The Philippine Immigration Bureau sees no irregularities with their screening of a chartered flight bound for Dubai, suspected to be involved in human trafficking. Senator Grace Poe earlier questioned the Manila International Airport Authority's supposed lax security after a flight's passenger log was found to be underdeclared. Immigration spokesperson Dana Sandoval, however, insists they did not find anything suspicious and their officers followed protocol for private flights. The important thing is that they are being processed by the immigration officer po. Sila po ay prinoseso. Chinek po ang kanilang mga documentation kung tama po itong mga ito at wala po sila mga derogatory record. Yun naman pong last minute add-on doon po sa general declaration form has been duly processed by the immigration officer and included din po ito doon sa kanyang post-activity report. So wala po tayong nakikitang anything suspicious doon po sa pagpaproseso ng mga passengers and crew. On Tuesday, the Senate Blue Ribbon Committee kicked off its investigation into the alleged human smuggling activity. European lawmakers set to visit detained former Senator Laila de Lima on Thursday. According to Senator Rizontiveros, their visit is an expression of solidarity with de Lima, who has been in prison for nearly 6 years on what critics described as trumped-up drug charges. The European Parliament has passed resolutions calling for justice for de Lima. Napakatapat, napaka-faithful na kaibigan ng European Parliament ang mga mambabatas dito sa Pilipinas, lalo na yung mga pinipersecute tulad ni dating Sen. Leyla. At alam ko na sa puso ng mga dumalo dito kanina sa Senado ng mga members of the European Parliament, top of mind nila na makapagpahayag ng solidarity sa kanya at umaasa din sila kasama namin na mapalaya na siya sa lalong madaling panahon. De Lima's camp believes the Justice Department can do more to clear the name of the former senator. Justice Secretary Crispin Rimulya has told De Lima she should file a habeas corpus petition to gain temporary liberty and that the DOJ won't oppose it. The Department of Justice is not powerless from actually doing the right thing in this particular instance. In fact, just last February 10, 2023, or that's just around 12 days ago, no less than Justice Secretary Rimulya released Department of Justice Circular 008, which states that if upon the assessment of the prosecutors, this is a nationwide circular, if upon the assessment of the prosecutors, there is no reasonable certainty of conviction, then they have to withdraw the cases. Now, if you're going to take a look at the case of Senator Laila de Lima, that's a low-hanging fruit out there. A jail reform advocate calls the Justice Department's move to reduce the bail bond of indigents a big win. The bail amount is now set at a maximum of 10,000 pesos. Indigents could prove their eligibility by presenting their latest income tax return, any proof of income, or a certificate of indigency. Criminal Justice Professor Raymond Narag suggests pairing the new circular with the recognizance law to prevent it from being abused. For example, kapag ang akusado ay, say, originally ang bail niya is, say, 100,000 and hindi niya talaga kaya yon, and ngayon kaya niya ng 10,000, then the judge, in his discretion or her discretion, can order the release on bail plus recognizance ng kanilang barangay. So yung judge pwede niyang sabihin na, okay, mag-report ka once a month sa barangay mo, and then the barangays here should come up with a program para sa ganun, masubaybayan nila ng maayos yung mga residente nila na temporary ay sa kanila ngayon naka-recognizance. Napakalaki ng
amount na 50,000. And dun sa mga ginawa naming mga pag-aaral, napansin namin na may mga PDLs na 1,000, 2,000, even 10,000, ang kanilang bail amount, hindi nila ma-provide. The number of COVID deaths in the Philippines surpasses the 66,000 level. The first COVID-related death was recorded in February 2020. Quezon City recorded the most number of fatalities at over 2,600. It was followed by Cebu, Bulacan, and Cagayan provinces, and then Manila. The country's COVID cases have continued to decline. It recorded 895 new cases and 74 additional deaths in the past week. Let's now check on the weather here in the Philippines with Pagasa forecaster Rhea Torres. Rhea? Thank you, Ron. As of the moment, northeast monsoon will continue to be affecting large portions of Luzon, particularly over Cagayan Valley, Aurora, Apayao, Kalinga, Mountain Province in Ifugao will be experiencing cloudy skies with rains due to the effects of northeast monsoon. Meanwhile, for Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to at times cloudy skies with light rains will be experienced. Meanwhile, for Palawan, Visayas, and Mindanao, generally fair weather conditions will be experienced besides chances of isolated rain showers or thunderstorms due to localized thunderstorms. And for the state of our coastal waters, we still have gale warning raised over the seaboards, or rather the northern and eastern seaboards of Luzon and the western seaboards of northern and central Luzon. Therefore, for our fisher folks and those with small sea crafts, they are advised not to venture out into the sea while larger sea vessels are alerted against big waves. And that is the latest here from Pagasa Weather Forecasting Center. This is Rhea Torres reporting. Thanks, Rhea. Up next, Chinese President Xi Jinping planning to visit Moscow in a bid to end Russia's war in Ukraine. And American billionaire Elon Musk's firm rolls out its broadband internet service in the Philippines. More news when we return. Back on top story, fresh off his surprise visit to Kiev, U.S. President Joe Biden delivers a speech in Poland, marking the upcoming first anniversary of Russia's invasion of Ukraine. Biden warns Russia it will never win. More in this report. U.S. President Joe Biden on Tuesday returned to the Royal Castle in Warsaw, Poland, where he had delivered a speech last year, a month after Russia invaded Ukraine. In his latest speech, he defended the Western Alliance's effort to help Kyiv defend itself. 1 year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free. On the same day, Russian President Vladimir Putin spoke to an assembly of Russian lawmakers, saying the U.S. and NATO wants to inflict a strategic defeat on his country. He suspended participation in the New START treaty, a landmark nuclear arms control pact, and threatened to resume nuclear tests. In early February of this year, the North Atlantic Alliance made a statement with a de facto demand on Russia, as they say, to return to the implementation of the Strategic Offensive Arms Treaty, including the admission of inspections to our nuclear defense facilities. Well, I don't even know what to call it. What a theater of the absurd. Speaking directly to Russian citizens, Biden stressed that the West... President Marcos giving a speech at the General Assembly of the League of Municipalities of the Philippines at Sisinan. Inyong pagsasalo-salo dahil ito palang yung pinakauna for the last, this is the last, the first one for 3 years. At dahil siguro doon, binabalita sa akin at ng inyong presidente na 94% ang nandito sa, ang nakarating dito sa Maynila. Mabuti na lang at natapos na lang, medyo na bawas-bawasan na ang problema natin sa COVID. At tayo naman ay nakakapagbiyahe na dahil napakahalaga ng ganitong klaseng ugnayan
Meetings and conferences are very, very important, especially since we are just in the first year of our term, lahat tayo, of our term in office. And ibang-iba ang mundo ngayon. Ibang-iba ang mundo na ating hinaharap. Marami tayong kailangang baguhin sa ating paggagawa. Marami tayong kailangan isipin kung paano pagandahin ang sistema sa Pilipinas. At alam naman ninyo, lumaki ako sa local government. Kaya para sa akin, hindi ko kinakalimutan kung gaano kahalaga ang ginagawa ng ating mga LGU, ng ating mga local executives, sa lalong-lalo na sa mga municipalities and cities, dahil talaga naman kailangan pag-ipalapit. Kaya tama yung parang manifesto na sinasabi dapat ipaglapit ang national at saka local government. Kaya para sa akin, lalakihan talaga natin ang role ng local government sa lahat ng pagplano, sa lahat ng mga iniisip ng national government. Para sa akin, kailangan na yung mga ginagawa natin ay kami sa national government ay kailangan makinig sa inyo. Dahil kayo'y nasa local, masasabi nyo, alam na alam ninyo. Tignan nyo, kayong lahat, mga mayor, walang makakapagsabi sa inyo na kayong may taong mas alam ang bayan ninyo kaysa sa inyo. You are the experts about your municipality. You are the most aware of the problems that you have. You are also the most aware of the possible solutions. Kaya napakahalaga na kami dito sa national government ay nakikinig sa inyo. Asahan ninyo na dito sa administrasyong ito ay nakabukas lahat ng aking pagdinig upang marinig kung ano ang pangangailangan ng ating mga local officials at kung ano man ang ating magagawa upang solusyonan ang mga problema na hinaharap ninyo. Ang pinakamalaking issue siguro na hinaharap natin ngayon ay yung pag-implement ng Mandanas ruling. I'm sure everybody is aware of that iniisip kung ano ba ang talagang nangyayari. Ang nangyari dito is nagkaroon tayo ng executive order, yung EO 138. That defines the different functions of government and local government. Dahil ang nasa likod niyan ay ang sinasabi, lalaki ang pondo ng municipal government, ng provincial government, ng city government, dahil nga nabago yung interpretasyon dun sa sharing. Ngunit dahil sa mga pangyayari, tinitignan nga natin ay maraming linipat na function at tinagay sa local government. Pag yung ibang lugar, hindi yung mga mayayaman na dito sa NCR, pero yung mga ibang lugar, kung kakalkulahin mo, lugi pa ang munisipyo doon sa naging EO. Ang nasa likod ng yung kaso na yan, alala ko, I was with Governor Mandanas, we were congressmen together. When we started talking about, nagsimula yan dahil merong proposal ang Senado noon na nung sinusulat yung budget, na sabi, isuspindi muna yung IRA. Dahil maraming babayaran ang national government national government ng utang. Kaya naman kami, nasa local government kami, ulap ang nag-file ng kaso. At sinabi namin, hindi maaari yan dahil pera ng LGU yan. At yung LGU, walang utang. Hindi nyo kami pinababayaan ng utang wala kaming utang. Bakit kami ang magbabayad ng utang ng national government? Sa awa ng Diyos, the Supreme Court upheld our position. Kaya ngayon, ang IRA is an automatic appropriation. Hindi na dumadaan sa budget process. Basta kung ano yung sharing, yun ang binibigay. Nung pinag-aaralan namin yan,
nakita namin na sa local government code, eh nakalagay naman maliwanag na maliwanag ang salita. Ang the words were very, very clear. All collections of the national government. A certain percentage of all the collections of national government. Ngunit, ang interpretasyon hanggang doon, hanggang nung banaw na yon, ang interpretasyon, hindi kasama ang customs natin, yung VAT, hindi nakakasama. Eh, napakalaking halaga yon. Kaya ipinaglaban na dapat talaga ay sundan natin very strictly. We should follow very strictly the mandate of the local government code that we will take the IRA share of the local governments. Ang kalkulasyon ay yung buong koleksyon ng national government at hindi na exempted dun sa pagkalkula, hindi na mawawala yung VAT, hindi na mawawala yung customs, hindi na mawawala yung mga ibang koleksyon ng gobyerno. Kaya yan ang but ang dahilan kung bakit naging mahalaga para sa amin, naging importante yun, ay para mabigyan ang local government ng mas malaking pondo. Dahil, alam naman natin, lahat, lalo yung siguro yung mga first class, second class, kahit yung mga third class, naghihirap eh. Pero lahat ng LGU ay kulang ang pondo at maraming gustong gawin. At sinasabi ko, eh, dapat bigyan natin ang pagkakataon ang ating mga local leaders. We have to give them a chance na magawa naman nila ang kanilang initiative. Kahit hindi, maipakita naman nila na yung eto, gusto ko yung project na ito. Tingnan natin kung maganda talaga. Para maipakita ng mga mayor, maipakita ng mga governor kung ano yung mga ganda nilang iniisip. At kung ganito ang mangyayari na lugi pa ang local government dahil sa EO, ay palagay ko, sabi ko, hindi nabigo yata yung ating hinahabol. So, that's why we gave ourselves 1 year. Kasi nung umupo ako, sabi ko, tignan kagad natin. Let us look at this, let us study this well. Because sa papel, it looks okay. Pero ang net effect, sa maraming lugar, ang net effect ay nababawasan pa ang pondo na pwedeng gamitin ng chief executive ng local constituency. So, kaya binigyan namin ang sarili namin, nung tinitignan namin, sabi ko marami talagang kailangan tayong ayusin dahil nagbago rin eh. Nagbago talaga ang panahon. And we have to coordinate and to synchronize all that we are doing at the local level with what we are planning to do at the national level. And again, the growth of our economy, the transformation of our economy will always start from the ground level. And if we do not give our local leaders the opportunity to show what it is that they feel are most important, pinakamahalagang proyekto, pinakamagandang iba't ibang gagawin, mga initiative, pinabakid ng programa, ay kung hindi naman nila maipakita yun, hindi nila magagawa yung hinihingi natin para sa transformation, for the transformation of our economy. And that is why we went back to look at the EO 138 again, together with the mayors, the city mayors, the governors, at sabi namin, titignan nga natin. But we had to give ourselves, dahil by that time, it was already late last year. Sabi, hindi naman natin basta't pwedeng biglain ito. So, pinabayaan namin because there's no net effect for 2023. Dahil ang pinagkukuhanan ng 2023 ay 2020, hindi naman nadagdagan ang takings ng ano. So, sabi, can afford pa tayo mag 1 year. Kaya't yan ang ginawa namin. Gagamitin ngayon namin itong 1 year na ito para pag-aralan ng mabuti yung 138. Tignan natin na siguro may mga function kasi na binibigay sa local, hindi naman dapat sa local talaga eh. For many reasons. One reason, walang pondo. Pangalawa, walang bagong item para makakuha ka ng tao. Pangatlo, walang expertise.
Ngayon, kung tutulungan ng national government, pupuntahan kayo, halimbawa, land use plan. Diba, marami naman sa atin gusto gumawa ng land use plan, pero wala tayong expert dun sa ating mga empleyado, sa ating mga department head. Napupunta na lang sa ibang department head. So, those are the reasons na nakikita ko. Sabi ko, hindi naman dapat yan. And some of the functions really belong to the national government. So, we are going to rationalize the functions because para sa akin, for example, yung mga pinaplanong programa na national program, hindi naman maaari gagawa talima. We will do a housing. Sasabihin natin, ibigay mo na lang sa housing ng local government. O yung sa school building, repair and building of school building, ibibigay sa local government. Sabi ko, bigyan mo, kayang-kaya ng local government, magtayo ng eskwela. Pero bigyan nyo ng pondo. Eh kung walang pondo, wala kayo magagawa. Diba? Eh, tayo naman lahat, mas gusto natin by administration talaga. Diba? So, ibigay nga natin. Pero wala kailangan, may kasabay naman na pondo. So these are the things that we are looking at. That what are the functions na pwede na nga ibigay sa local government na karapat-dapat na tama naman na maibigay sa local government. Eh meron naman na sa aking palagay really belongs to the national government. And so that's what we are examining. Asahan ninyo, as I said, that we are taking very seriously the issues that have come out from the Mandanas ruling and how we will implement it. Because hopefully, by next year, by 24, mag-i-improve na ang ating koleksyon. Kasi sa 2021, medyo maganda-ganda, medyo umaahon na yung ekonomiya. Baka meron naman talaga tayong makuha. But we have to make sure that it is going to be na magagamit ng ating mga local official. Kung masyadong maraming mandated appropriations sa local level, eh wala nang natira, di ba? Wala nang may iwan. Pagka yun, we already have the 20% development fund, we already have the calamity fund, marami na tayong mandated na appropriation. Kung dagdagan pa natin, eh wala nang matitira. Para sa pag nagbayad ka ng sweldo, wala nang matitira para sa mga initiative ng mga local leaders. At yun ang ating gustong palabasin. Kaya we will do all our best. We are going through it right now. And tamang-tama nga yung mga ginawa ninyong guest, yung ating Secretary ng Finance at saka yung ating Secretary ng DBM. President Ferdinand Marcos Jr. at the General Assembly of the League of Municipalities of the Philippines, their first assembly in 3 years. He praised the local government units who have been doing well in their areas of concern, and likewise praised a manifesto of the League in pushing for closer ties between the national and local government. Marcos discussed the implementation of the Mandanas ruling, giving local governments a bigger share of the revenue pie of the country, but resulting in a greater devolution of the national government services to local governments, incurring them greater costs. He said that if we do not give local leaders the opportunity to focus on its priority programs, then they will not be able to contribute to the transformation of the whole economy. Now, Marcos revealed that they gave the executive order a look again to delay the implementation, to study what functions of the national government can be retained with it so that local governments can effectively use its additional revenue. And before we go, a wrap of the day's market action from Michelle Ong. Asian stocks tumbled on Wednesday after the S&P suffered its worst day in 2023, and Treasury yields rose sharply as markets priced in higher interest rates. Philippine shares among the worst performers of the day, sliding back to 6,600, almost wiping out all of this year's gains from January. PhilStocks Financial's Japheth Tantianco says the PSEI is now a value play. If you're going to look at the local market's current level, It's trading at a PE ratio of just between 14 to 15 times. So that's where the current PE ratio of the market is.
And this is well below its five-year historical average. For the day, the PSE index shed 1.5% to close at 66.99, with net foreign selling at over 750 million pesos. AIA Group's Hervé Liavor says, despite strong signals from the U.S. economy, including the very strong non-farm payrolls that are bolstering expectations that the Fed will keep raising rates aggressively for longer, he's actually betting the Fed will keep its current stance, which means February sell-off may be a one-time overreaction and the bulls stay in charge generally. Non-farm payrolls were abnormal. If you look back over the past 75 years, since 1947, when we have data every month, there was only one month during which, at 3.4% unemployment rate, we had more than 500,000 net jobs creation. That was August 1952. So I doubt the U.S. economy is that strong at the moment. We are just facing a number that is highly distorted by seasonal factors. If the Fed maintains its objective relatively unchanged, or even if they hike by another 25 basis points, it's already in the price. 90% less water, 90% less land, and it's more productive. But I think the difference that we're trying to do is the scale that we're doing it. You can imagine 1,600 metric tons of vegetables, fresh vegetables annually. That's really a lot. But you're right, it's going to be scientifically done. We do have IoT, maybe not EVs yet. In corporate stories, Metro Pacific Agroventures is gung-ho about the agriculture sector and playing a bigger role in food security. President and CEO Jovi Hernandez shares two key areas they're looking at. One, producing locally what we mostly import, and two, focusing on areas where the Philippines should be the number one producer. Metro Pacific, which is focused on water, power, hospitals and toll roads, is ramping up its agribusiness with the Carmen's Best deal last year and Excelum buy-in this year. Looking at least contributing, getting to the 1 billion level at the in terms of top line revenues at the soonest possible time. And then from there, we move to, you know, getting to the 5 billion level. Can you do that in 1 year? You sound like MVP. Maybe in 2, we will be there. We still have to build the facilities. Hernandez says once the Bulacan model works, they may replicate the vegetable greenhouse project in Visayas and Mindanao. Meanwhile, East-West Bank announces all of its 3.7 billion pesos 3-year fixed-rate bonds due 2023 have fully matured, and the principal investments amount due were paid to respective holders. The bond, listed in the PDEX, has an issuance price of 100% and interest rate of 4.5% per annum. In other news, Fernando Zobel de Ayala returns to Ayala Land as board advisor after resigning from the board last September, citing health issues. He was chairman of the company for 23 years. And finally, Elon Musk's SpaceX announced its Starlink internet service is now up and available in the Philippines. Users can go to Starlink's website and input their address to check availability of the satellite service in their area. Speed can go as fast as 200 Mbps. Starlink positions low Earth orbit satellites into space to establish an internet connection that can reach even remote areas. As for the cost, the gear will set you back by around $599 per unit, with monthly services at $99. Michelle Long, ABS-CBN News. And those were the top stories today. I'm Denise Dinsaw. And I'm Ron Cruz. You can watch exclusive content and highlights and recaps of our shows online. Thanks for watching.